Kasama naman natin ngayon ang ating pangatlong contender from Digo City, 24 years old, si Orlene Ranque. Hi, Ate Orlene! Knock-knock. Ano sabi mo, Ate Orlene? Ay, may knock-knock daw si Ryle. May ako. Push mo na yan. Sige na, knock-knock. Who's there? Orlene. Orlene, Orlene who? Lynn Orlene. When? Lynn Orlene. Ano kaya pa yung Orlene? Oh, ano kayo ba? Ngayon, nag-buffering pa yung kanta. Sabi ko, ano ba yung kanta? Pinoproseso mo pa. Correct. Hindi, pero Ate Arlene, Digo City, di ba si KZ Tandingan ganyan? KZ. Malapit ka ba sa bahay nila? Hindi ko po alam saan sa ba. Kapit ko lang pala din po. Parang ano, yung kapatid niya, parang schoolmate ko dati pag elementary. Parang, so hindi ka sure. Schoolmate ko ba? Sure po yun. Correct. Ang Digo City ba? Parang land of the singers and performers. Ang dami nang gagaling sa Digos. Pati dancers natin, Showtime dancers, taga-Digos. Oh, alam ko taga-Digos din eh. Ano bang pagkain dyan sa Digos? Bakit talented ang mga tao dyan? Iba-iba rin pagkain. Ano yung sikat na pagkain? Delicacy. Ano? Seafood ba? Prutas ba yan? Kanin lang. Kakanin. Masarap dyan. Ano? Putumaya. Masarap. Putumaya. Ano yun? Putumaya. Di ba game yun? Hindi po. Hindi, ano yung putumaya? Putumaya yung lang. Saan gawa yun? Color violet na, ano, bigas. Rice cake. Oo, puto. O, tapos nilalagyan ng, ano, ng asukal. Asukal. Sarap. Pagkain pala yun. Kala ko sasama na gaya-gaya putumaya. Hindi, may ano lang yun, sound like, rhyming words. Gaya-gaya po, tumaya kasi yun. Oo, yun yung sinasabi ko kanina. Pero, Ate Orlene, ikaw ay nagtatrabaho sa DepEd. As what? Ano po, sa DepEd, Davao Occidental. As ano po, HR staff po ako. HR staff? Ibig sabihin, ikaw ay nag-hire ng mga tao? Parang gano'n na rin po. Ako din po yung nag-check ng mga pertinent papers ng mga teacher applicant, tsaka ng teaching applicants. Mga applicants ng teacher. Pero dyan ba kasi applicants po mga teachers, di ba? Ikaw ba may plano ka rin mag-teacher someday? Actually po, nag-take ako ngayon ng earning unit sa education. Wow! Tapos matatapos na po ako ngayong March. Wow! So, pag ano po, nakagraduate na ako or matapos ko po, pwede na po ako mag-take ng pwede na. Kunti na lang. Ano bang balak mo ituro? Ano po? Ano balak mo ituro sa mga kabataan? Ituro. Subject. Ah, subject. Sa amin kasi sa course ko, HR Human Resource Management. So, probably ang bibigay ng PRC na major, baka SOCSTAD po. Social Studies. Opo, yun po yung binigay. Oo, pero sobrang busy mo at ikaw ay nag-aaral, tas ikaw ay nag-work. Paano yung pagkanta? Ano po, worship leader po ako sa church namin. Oh, wow! Worship leader ako sa church namin. Doon ko po nahahasa yung pagkanta ko. Kasi every Sunday, nagpa-practice kami, ganun po. At saka, ano din, kumakanta rin ako, nagpe-perform ako sa trabaho namin pag may mga intermissions. Wow! Kinukuha din ako. Oh, may events. May bayad yun. Yun lang yung unang tanong. Extra bayad. Depende lang po. Pero kadalasan, mas gusto ko yung libre kasi nasa-showcase naman yung talent naman. Pero siguro kung gig sa labas, hindi naman tama na libre. Dapat to. Una pa, masahe. Minsan din sa kasal, nag-ana din ako. Parang events din ako sa kasal. Pero sige contest, experience mo ba? Meron na din pong mga contest. Yung mga maliliit lang na contest. Yung mga Night of Strings, mga ganun po. Mga ganyan. Nananalo din minsan din hindi. So, pero mayroong runner-up din naman. Pag ganyan, mabababa yung bubong pag maliliit yung singing contest. Hindi naman. Maliit. Walay. Walay nga, walay. Ito na support yun. Supportahan eh. Tapos ganyan, walay. Hindi ko ma-process. Pero, hindi. Okay, parang supportahan ka sa gusto namin support. Wala kaming makitang butas. Kita ko nga sa mata mo eh. Oo. Pero paano nag-push or sinong nag-push sa'yo na sumali ng ganitong tatimpalak? Patimpalak. Patimpalak. Actually po, marami na po talagang nag-iinganyo sa akin na sumali. Yung sa church namin, sa opisina. Tapos dito po talaga ako medyo interesado sa mga ganun. Kasi nagpo-focus ako sa trabaho, sa pag-aaral ko, tsaka ganun din. Gusto ko pong mas i-offer yung talent ko sa church namin, sa simbahan. Pero kalaunan, na-realize ko na okay din naman pala. Tapos trinay ko nung magkaroon ng audition doon sa amin sa Digos. Trinay ko, try lang. Tapos kung matanggap, siguro may purpose si Lord na
ano, matanggap ako. Then, kalaunan, yun, natanggap ko. Wow. So, parang, baka calling ko siguro. Tama. O, eto, nandito ka na sa entablado ng It's Showtime para lumaban sa tawag ng tanghalan. Anong pinaglalaban natin? Ano po, pinaglalaban ko po na yung talento na binigay sa akin, hindi po para sa akin. Kaya, galing po kay Lord yung talento. Kaya, na marapatin din na i-share ko sa iba. Tama. Na baka merong ma-bless, baka yes, merong ma-inspire. Ma-inspire ganun. Lalo na po yung mga pamilya ko, tapos mga taong nagmamahal sa akin. Yes. Na sumusuporta at saka naniniwala na makakaya ko pong mababa na. That's for sure. Thank you, ate. Good luck, ate. Hi, Kapamilya. Subscribe to ABS-CBN, It's Showtime YouTube channel, and click the bell button for more updates. Here we go!